For this video, magagawa tayo ng charger. Charger ito, nabili ko ito lang ito. 1 week pa lang ito, nasira na. Nabili ko ito online. Mura lang kasi siya, kaya nasira siguro agad kasi mura lang naman. Ito nasira. So, subukan natin kung ayaw niya talaga mag-charge. May indicator ito ng ilaw. May light indicator ito. Pagka nag-charge siya, nabiblink siya. Ayaw kung papasin yung aridan. Ayaw niya na mag-blink o ayaw niya na talaga mag-charge. Ayan. Hindi ko alam kung ano, nagsira nito. Subukan natin siyang i-DIY para i-refer kung kaya natin siyang i-repair. Sayang din naman kasi ito, kabago-bago lang, nasira na. Kaya kung meron din kayong ganitong charger, tignan natin kung paano natin to magagawa o masusolusyonan. Kung wala na, eh ala na, disposable lang talaga siya. Yan. Madali nga lang pala buksan to. Dito lang sa gilid ito, madali siyang napapansin nyo dyan, gumamit lang ako ng cutter para buksan yan. Ayan. Ganun lang siya. Hindi siya katulad ng ibang mga branded na charger na napakahirap niyang buksan. Ayan, kung papansin nyo, konti lang yung laman niya. Ganyan kasi talaga yung mga China charger, talaga malilit lang kanyang mga pyesa o konti lang talaga. Yan. Tanggalin lang natin siya ron. Naka-clip lang kasi yung pinaka ano niyan, pinaka sa may input ng ayun, mapapansin niyo, naiwan yung pinaka ano niya. 220 socket niya ron. Ito na yung itsura niya. Yan, chine ko nga lang appearance niya. Dito lang sa appearance niya, dito natin ma-check kung ano magiging problema na to. At nakita ko nga rito guys na merong capacitor. Yung capacitor ay lumobo na. Ayan, sa pinakailalim na to. Ayan, nakita ko na nasunog yung pinakailalim na to. Ayan. Sunog siya. Malamang na ito naging problema na to. Kaya ayaw niya na mag-charge. Ayan. Malimit kasi sa mga charger pag mga capacitor. Sumasabog yan pagka na ginagamit to na naka-charge kayo. Ganun. Kaya nasisira siya. O, nag-overheat yung pinaka capacitor niya. Ayan, gagawin ko ito. Tatanggalin lang muna natin yung isang capacitor na yun na lumubo. Ayan, madali lang naman tanggalin yun. Ito nga yung ating nakuwang capacitor na lumubo. Ayan. Hindi lang kita guys sa camera pero ayun, kung makapapansin nyo, ayun, umangat na o umalsa na yung pinakailalim niya. Capacitor yan guys. 10 volts 470 microfarad, 10 volts ang value. Ayan, nagre-reading na siya. Ayan, meron na lang siyang 289 o 280 plus. Ayan. Short na kasi siya. Ayan, dapat ang magiging reading na to is 470 microfarad. Ayan. Yung kanyang value ng kanyang dapat na reading eh, nasira na. Nakakita nga lang din ako ng sirang charger at kumuha lang ako doon ng pyesa dahil wala naman ako pyesang ganito. Ayan. Kasi nyo, ito yung ating papalit. Medyo mas malaki na siya pero same value lang din naman siya. Same value lang siya. Ayan, papansin nyo rito sa appearance niya, medyo malaki yung ating papalit. Ayan. Pero okay lang to kasi mas malaki lang siya ng konti. Pero same value lang naman, okay din naman yan. Kung tataas siya ng konti, eh, pwede pa rin naman yun. Huwag lang masyado mataas yung tatas niya. Tetestirin mo natin siya kung same value nga ang ating nakuha. Yan. Sa pag-testing capacitor, sinort ko muna siya bago siya test. Yan, nag-re-reading na yung ating tester. Ayan, 470 yung microfarad. Ayan, 470 microfarad. Pares na pares siya sa naka-indicate sa kanya rito. Ayan, 470. Ayan, 470 microfarad. Hindi lang makikita. 470 microfarad, 10 volts. Yun yung kanyang... dito ko nga lang siya kinuha sa... ano. At sa paglalagay ng capacitor, guys, meron tong polarity. Kung mapapansin nyo rito, so may bilog na yan, meron siyang stripe dito sa yung kabilang parte. Yun yung pinaka-negative niya, yung may stripe na yon. At dito naman sa capacitor, ang pinakatanda niya ng kanyang negative ay itong strap na to, gold. Ayan. May strap siyang gold dito. Yun ang pinaka-negative niya. Kung saan nakatutok yung pinaka-negative niya, hindi natin lalagay sa strap. Yun ang sign niya. Ayan. So may strap niya yan na black, doon natin lalagay yung pinaka-gold na strap. Yun yung pinaka-negative niya.
suot lang natin to at saka natin hinangin. Hindi kasi ako expert din sa pag-electronics. Medyo konting-konting lang ang kaalaman ko dito. Kaya napanood ko din lang din to sa online. Kaya testing ko kung totoo. Actually, totoo na masyado dahil pangalawang beses ko na ito ginawa. Kaya ginawa ko na rin siya ng video para malaman nyo rin at saka matutunan nyo rin kasi para hindi naman tayo bilhin ng ating ng ating charger. Sayang din naman kasi. Napapansin nyo yan. Hindi siya shortage. Tinester ko siya kung shortage. Hindi yung shortage. Kasi sa paghihinang natin, delikado rin kasi baka mamaya nagkadikit yan. Kaya tinester ko rin siya kung hindi siya short. Yan. Sa pag-ublik na ito, yan. Babalik din natin siya kung paano siya tinanggal. Babalik ko nga rin siya. Dito sa butas na ito, yan. Iipitin ko lang din siya ng plier para medyo sumikip ng konti. Yan. Importante din na walang loose yan para iwas din masunog ang ating charger. Nalagay ko lang din natin siya ng kung paano siya natanggal. Kailangan ganun din natin siya babalik. Indicator kasing ilaw to eh. Kaya pagka na-full charge na yung cellphone nyo, ay automatic mamatay na yung pinaka-ilaw niya. Kaya maganda itong charger nito. Eh, yung gusto ko sa kanya, may indicator light siya. Na alam ko kung nag-charge yung cellphone mo o hindi. Kahit di mo tingnan yung cellphone mo kung nag-charge o hindi. Dito kasi pagka sinaksakan mo to ng cellphone o nag-charge to, ay mag-blink yan. May indicator light siya na nag-charge. Pati itong socket nga to, hinuhana ko muna siya ng voltahe kung meron siya na lalabas. Ayan guys, makita nyo, 5.26. Ayan, 5.26 volts yung lumalabas sa kanya. Ayan, subukan natin ngayon siya sa ating charger, cellphone, kung ilaw siya o mag-charge na siya. Ayan, kung mapansin nyo guys, ayun, ilaw na siya. Sabihin, okay na yung ating ginawa. Yun lang nagisira niya, yung capacitor lang. Malimit naman kasi sa mga charger ng ganito, yun lang nagigisira niya. Yung capacitor, tsaka yung mga cord, wire. Ayan, ganun lang guys. Thanks for watching.